Magandang araw mga bata. Itong videong ito ay ginawa upang magsilbing gabay ninyo para masagutan ang inyong ikawalong module para sa ikawalong linggo, ang bahaging ginagampanan ng pamahalaan. Kaya tumutok na at sisimulan na natin. Dito muna tayo sa bahaging alamin. Alam mo ba na sinisikap ng ating pamahalaan na matugunan ang mga pangangailangan ng mamamayan? Kaya naman, may mga proyekto at iba pang mga programa na itinatag upang makapamuhay ng maayos, mapayapa at maunlad ang mga mamamayan ng bansa. Alam mo ba kung anong mga ito? Yan ang pag-uusapan natin. Narito ang mga layunin sa pagkatuto. Una, nasusuri ang bahaging ginagampanan ng pamahalaan. Pangalawa, nabibigyang halaga ang mga bahaging ginagampanan ng pamahalaan. At ang pangatlo, isinasagawa ang mga bahaging ginagampanan ng pamahalaan sa paraan ng pagbabasa ng mga artikulo. Paano nga ba matututo sa module na ito? Upang makamit ang layunin na inilahad sa itaas, gawin ang mga sumusunod na hakbang. Una, manood at makinig sa simula hanggang sa matapos ang video ng ating aralin. Pangalawa, basahin at unawain ng mabuti ang aralin. Pangatlo, sundin at gawin ang inilalahad na panuto sa bawat pagtataya at pagsasanay. At ang panghuli, sagutin ang lahat ng pagtataya at pagsasanay. Handa ka na ba? Sisimulan natin sa pamamagitan ng pagsagot sa paunang pagsusulit o sa pretest. Ang panuto, isulat ang letrang W sa patlang kung tama ang pahayag at HW naman kung mali ang pahayag. Malinaw ba? Sagutan na natin. Para sa unang bilang, malaking tulong sa mga mamamayan ang mga murang pabahay na ipinatayo ng pamahalaan. Ang tamang sagot ay W, dahil napakalaking tulong naman talaga sa mga mamamayan ang murang pabahay ng pamahalaan. Binubuo ng mga sangay, ahensya at kagawaran ng pamahalaan na aktibong nakikilahok sa mga gawaing pang-ekonomiya tulad ng produksyon, pagkokonsumo at distribusyon. Ang tamang sagot ay W, wasto ang pahayag. Para sa ikatlong bilang, may iba't ibang proyekto at programa ng pamahalaan ang itinataguyod para sa kaunlaran at pangangailangan ng bawat mamamayan. Ang tamang sagot ay W. Para sa ikaapat na bilang, ipinatutupad ng pamahalaan ang iyong personal na pangangailangan katulad ng paghahanap ng mga video games na iyong lalaruin sa gitna ng community quarantine. Ang tamang sagot ay HW. Siyempre, hindi na iyon tungkulin ng pamahalaan at hinding-hindi gagawin ng pamahalaan yung ganong bagay. Sinusunod ng pamahalaan ang iyong gustong gawin katulad na lamang ng pagso-social media araw-araw. Siyempre, ang sagot dyan ay HW o hindi wasto. Para sa ika-anim na bilang, pagbibigay ng tulong para sa biktima ng mga kalamidad. Ang sagot dyan ay wasto. Tungkulin yan ng pamahalaan. Para sa ikapitong bilang, sinusubaybayan ng ehensya ng pamahalaan ang presyo at kalidad ng bilihing pagkain at mga gamot. Ang sagot ay wasto. Para naman sa ikawalong bilang, ang National Council on Disability Affairs or NCDA ang inatasan ng pamahalaan upang bumulangkas ng mga patakaran at makipag-ugnayan sa lahat ng mga ehensya. Ang sagot ay W o wasto. Para sa ikasyam na bilang, tungkulin ng pamahalaan na ipatupad ang Batas Republika bilang 7432. Ang tamang sagot ay W o wasto. Para sa inyong kaalaman, ang Batas Republika bilang 7432 ay para sa kapakanan ng mga senior citizens sa ating bansa o yung ating mga lolo at ating mga lola. At para sa panghuling bilang, napapahalagahan ng pamahalaan ang pangangalaga at paglilingkod sa mga inaabuso at inabandona o pinabaya ang bata kagaya ng ahensya ng Department of Social Welfare and Development o ang DSWD. Ang tamang sagot ay W o wasto. Sa ating pagpapatuloy sa ating aralin, may mga katanungan dito na kayo lamang ang makasasagot. Una,
ano-ano ang mga proyekto ng pamahalaan sa inyong lugar? At ang follow-up question, ano-ano ang paglilingkod na natanggap ninyo mula rito? Ano-anong pangangailangan ang maaaring matugunan dahil sa mga paglilingkod o sa mga programang ito? Sa iyong palagay, dapat bang ipagpatuloy ang mga ito? Ipaliwanag ang iyong sagot. Maaari mong ikomento sa comment section ng video ito ang iyong pagpapaliwanag o ang inyong mga sagot. Idagdag mo na rin na sagutan ang mga katanungang ito. Una, ano-anong mga tungkulin ang ginawa ng pamahalaan? At pangalawa, sa inyong barangay, nakikita mo ba ang mga ginagampanan na tungkulin ng inyong mga barangay officials? Pagmasdan ang dalawang larawan, mga bata. Ano ang mapapansin ninyo? Kung inyong paghahambingin ang larawan sa kaliwa at ang larawan sa kanan, ano ang masasabi niyo? Ilagay ang inyong sagot sa comment section. Itong mga dapat niyong tandaan, mga bata. Ang iba't ibang proyekto at programa ng pamahalaan ay itinataguyod para sa kaunlaran at pangangailangan ng bawat mamamayan. Pangalawa, ang pamahalaang lokal ay binuo upang direktang magpatupad ng mga batas, programa at serbisyo sa mga mamamayan. Pangatlo, higit na napabibilis ang pagtugon sa mga pangangailangan kung nagtutulungan ang mga pamahalaang lokal. At ang panghuli, bilang isang mamamayan, dapat bigyang pagpapahalaga ang mga ginagampanan ng pamahalaan para sa ikauunlad ng ating bansa. Malinaw ba, mga bata? Dumako naman tayo sa pagyamanin. Ang panuto, piliin ang tamang bahaging ginagampanan ng pamahalaan. Yung tamang sagot na lang sa bawat bilang ang aking babanggitin. Para sa unang bilang, ang tamang sagot ay letter C, maayos at sementadong daan. Para sa ikalawang bilang, ang tamang sagot ay ang maayos at bagong gusali, letter D. Sa pangatlong bilang, ang tamang sagot ay letter A, ang larawan ng livelihood program. At sa pang-apat na bilang, ang tamang sagot ay paglilingkod sa lahat ng mamamayan sa Pilipinas, letter B. At para sa panghuling bilang, ang tamang sagot ay letter A, ang pagkakaroon ng disenteng tirahan ng mga Pilipino. Malinaw ba, mga bata? Dumako naman tayo sa isa-isip. Punan ng angkop na salita ang bawat patlang upang mabuo ang diwa ng talata. Importante ang bahaging ginagampanan ng pamahalaan o ng gobyerno. Dapat bigyang pagpapahalaga ito upang ang ating bansa ay maging maunlad. At para naman sa inyong gawain, gumupit ng artikulo sa magazine o pahayagan ukol sa proyekto o programang ginagampanan ng pamahalaan. Idikit ito sa isang malinis na papel at sumulat ng maikling talata tungkol sa pagpapahalaga mo sa proyekto o programa ng pamahalaan bilang isang mag-aaral sa ika-apat na baitang. Dumako naman tayo sa tayahin. Ang panuto, isulat ang letrang T kung ang pahayag ay nagsasaad ng pagbibigay halaga sa ginagampanan ng pamahalaan at M kung ito ay kabaliktaran. Para sa unang bilang, binibili namin ng mga gamit sa eskwela ang natatanggap namin na ayuda galing sa 4Ps. Ang tamang sagot ay letter T. Sa ikalawang bilang, sumusunod ako sa batas trapiko. Ang tamang sagot ay letter T. Sa ikatlong bilang, isinasangla ng aking magulang ang ATM para sa 4Ps. Ang tamang sagot ay letter M. Para sa pang-apat na bilang, nagpariband ng buhok si Mama gamit ang pera na galing sa amelioration fund ng gobyerno. Ang tamang sagot ay letter M. Para sa ikalimang bilang, sinusunod ng aming pamilya ang paalala ng barangay na gumamit ng mask kung lalabas sa bahay. Ang tamang sagot ay letter T. Para naman sa ika-anim na bilang, pumupunta pa rin ako sa pasyalan kahit sinabihan na ako na bawal lumabas dahil sa Enhanced Community Quarantine o ECQ. Ang tamang sagot ay letter M. Para naman sa ikapitong bilang, sinusunod ko ang mga tagubilin na dapat mag-social distancing at palaging magsuot ng face mask. Ang tamang sagot ay letter T. Para sa ikawalong bilang, makinig sa balita para alam ang mga nangyayari sa ating bansa. Ang sagot ay letter T. Para sa ikasyam na bilang,
Pinapahalagahan ko ang lahat ng ahensya ng gobyerno dahil ito ay nakakatulong sa ating pag-unlad. Ang tamang sagot ay letter T. At para sa panghuling bilang, kahit na may enhanced community quarantine o ECQ, pumupunta pa rin ako sa plaza para maglaro ng basketball. Ang tamang sagot ay letter M. At para naman sa karagdagang gawain, sumulat ng isang maikling talata tungkol sa nangyayaring pandemic o ng COVID-19 at kung paano ito hinaharap at tinutugunan ng ating pamahalaan. Hanggang dito na lang mga bata, at sana nakatulong ang videong ito sa inyo.